sa aking channel. At ngayon, nakikita niyo ang aking lutuan. Tayo'y magluluto ngayon na isang ulam na napakasarap. Oo. Gustong-gusto namin yun talaga. So, gusto ko i-share sa inyo to kung paano lutuin. At ngayon, magluluto tayo ng pork stick. Wow! Stick? Hindi kasi di ba merong bistek? Hindi ko masabi na pork steak kasi hindi siya talaga steak. So, pork steak. Pork steak at tawag natin mga Pilipino. So, tara tingnan natin mga ingredients. At ito nga ang mga ingredients ng ating lulutuin pork steak. Kailangan natin ng kalahating kilong pork chop. Hatiin mo sa gitna para di malaki. Isang pirasong white onion. Yan, hiwa-hiwain. Dalawang plastic na paminta, minced garlic, mga 4 cloves yan. Then onion ring, yan. Apat na kutsarang suka, 6 na kutsara ng toyo, kalamansi kailangan natin. And then kailangan din natin ng mantika panggisa, tapos tubig na rin kailangan natin. Sama na rin natin 'yon. Pag mainit ng ating kawali, lagyan natin ng mantika para tayo yung makapag-gisa. Painitin lang yung mantika. Siyempre, dapat mainit yan bago ilagay. So, pag mainit na, ilagay na natin yung bawang. Unahin natin yung bawang. Igisa lang yan hanggang siya ay maging konting light brown, golden brown, para hindi siya sunog, para hindi maglalasa sa ating pork steak. Huwag niyo siya iiwan ng matagal, igisa-gisa niyo lang siya ng ganyan. Para hindi siya masusunog. Bantayan niyo, huwag niyo lalayasan mga mars at pars para hindi masunog. Pag siya'y golden brown na, yan, makikita mo naman ganyan. Mabango na yan. So, isunod natin yung ating sibuyas. Yan. Yung ating sibuyas, igigisa lang natin yan hanggang maging malambot-lambot na ang ating sibuyas. Makikita mo naman yung pag medyo malambot na siya. Tsaka para manamis-namis yung sibuyas na yan. Napakabango ng bawang at sibuyas pag ginigisa. Kasarap. Sunod na natin ilagay ang ating pork. Ito ay pork chop, hinaywa-hiwa sa gitna. Para hindi ganong malaki kasi nakakaumay pag masyadong malaki. Ayan. Isa-isa lang ang lagay. Huwag sabay-sabay. Ayan, ganyan mga Mars at Pars. And then, igigisa mo lang siya ng ganyan para yung lasa ng bawang at ng sibuyas ay dumikit o humalo doon sa ating pork chop. Ayan, para maging mas malinamnam siya. Ayan. Igisa mo lang siya hanggang sa mawala na yung mga pula-pula dyan sa niya, karne niya. Yan. Yan, maging white na siya. Tignan mo yung mga white-white na yan. Oh. Sabihin yan, nag-isa-gisa na yan. So, igisa lang mo lang siya na igisa. Yan, ganyan. Igisa lang natin siya ng ganyan. Medyo nangangawit ang aking mga bilbil ko dito sa aking braso. Nag-igisa. Simpleng lutuin lang, pero napakasarap. Napakasarap sa bawang niyan. Tsaka pa nagluluto ako nito, hindi ko siya dinadry talaga. Yun lang, masabaw-sabaw para may sabaw yung mga anak ko, pati yung asawa ko din. Para syempre ako din.
Yan, napansin natin, di ba, parang ano na siya. Ano, wala na yung mga hindi niya na itong laman. Yan, medyo naluluto na siya. Pag ganyan, lagyan na natin ng paminta. Yung nilalagay kong paminta, yung nabibili lang piso-piso. O palengke, oo. Para tipid. Yun lang nilalagay ko. Dalawang piraso. Yung medyo, ano yan, medyo durog. Tapos, igisa ulit natin siya. Yan. Isa mo lang siyang ganyan. Konti lang yan kasi para sa amin ng mga anak ko. Kasi wala naman yung asawa ko. Masok siya. Yan. Hayaan lang natin siya sa kawali para medyo ma-fry siya ng konti. Mahini naman yung fry na fry. Kasi pag masyado mo siyang pinay, matigas. So, ang aim natin dito is palalambutin natin yung pork chop natin para masarap ang ating kain, mga market pies. Yan, gusto yan ng mga bata, ng mga anak ko. Tapos, pag ganyan, balibaligtarin din natin siya. Yan. Para maging even yung magiging luto sa kanya. Kaya binabaligtad ko siya. Para yung other side niya na ko-fry din. Pero sabi ko nga, huwag niyong ipapaka-fry na halos ito siya. O, ngayon naman, lagyan na natin ating toyo. Yan. Spread natin para lahat malagyan. Yan, nilagyan na natin ating suka. Next natin ilalagay para lumambot siya tsaka hindi matuyuan. Ay lagyan na natin ng isang cup ng tubig. Yan. Para lang hindi siya maging maalat at saka lumambot siya. Kasi pag di mo lalagyan, magaano siya, hindi siya ganong nalambot, tapos maalat, and then matutuyuan siya. So ako kasi, hindi ko siya pinapatuyuan talaga. Yan. Ating baligtarin other side naman para maging even ang ating pagkaluto ng ating pork. Kaya lang natin kumulo at lumambot ang ating pork. Susunod natin ilalagay ang ating calamansi. Dalawang kutsara lang ang aking ilalagay. Kasi sa bago siya tuluyang maluto, lalagyan pa natin yan. Pag medyo malapot-lapot tayong sabaw. Hayaan lang natin siyang kumulo para mas lumambot pa ang ating pork chop. Parang
Ayan, medyo malapot na ang sabaw ng pork steak. Kaya pwede na natin ilagay ang ating onion ring. Ayan. Pabilog yung cut niyan, kaya onion ring. O, diba? Tapos medyo ihihalo lang natin siya para lumambot ang sibuyas. Ayan. Pakasarap niyan sa kanin. Ayan lang natin lumambot ang bahagi ang ating sibuyas. Yan na, medyo malapot-lapot na yung sabaw ng ating ano, pork steak. Tsaka medyo malamot-lamot na yung ating pork. Pero pakuluan pa rin natin siya at balibalig na rin from time to time yung ating pork steak. Kaya pa. At ang ating pangpinale, mga Mars at Pars, lagyan ulit natin siya ng calamansi juice. Mga kalahating kutsara lang. Pampadagdag lang sa asim. Pero huwag masyadong maasim kasi yan kanina tinikma ko na yan. So kulang siya ng konting asim. Lagyan lang natin. Yun nga, tapos na ako magluto ng aking pork steak. Yun, oh, yan na siya, oh. Wow. At kakain na kami ng, ano, ng mga anak ko, mga 8 o'clock na. Yan, tatlo lang kami. So, I hope nagustuhan niya aking video. At please, give me a thumbs up. At syempre, subscribe na rin kayo sa aking channel. At syempre, bang, bang, bang the bell para naman ma-notify ko sa aking mga susunod na videos. Yun lang at magpaalam na kami. Bye! Pag hindi ka nag-subscribe, susunod kami.